nagkasundo kayong dalawa na magpakasal. May runaway bride. Runaway bride. Ibig sabihin, hindi sumipot yung babae sa kasal. Paano kung si lalaki, pinatay na yung kalabaw kasi may party. Nagbili na ng Amerikana, nag mga damit ng mga tao, yung mga bisita galing Amerika, pinapunta pa dito lahat, naka-hotel pa, tapos kinatay pa 10 pirasong baboy, 10 pirasong baka. Naku po. Hindi sumipot si babae. Indian pana? Indian pana, for example. Can the guy file a case for a specific performance compelling the girl na pagkasalan siya? Hindi. Sabi ng batas, ha? Breach of promise to marry is not an actionable wrong. But, Kong Migs, pag nabuo na yung kontrata, gaano kabigat yung obligasyon na dapat sundin ng both parties sa lahat ng mga napagkasunduan doon sa kontrata? So, yung civil code natin, no, yung batas na kasulat na once may contract na kayo, ay magkakaroon na parang force of law between the two parties. So, once nagkasundo na tayo, kunyari, MJ, no? Kunyari, nagkasunduan. Yan na yung magiging batas natin. Kailangan natin sundan yan. Lalo-lalo na kung may mga terms and conditions na hindi, ano, contrary to law, yung mga ganyan, general rule. Yan na yung batas natin. Kailangan natin sundan yan. And kailangan, syempre, you comply with it in good faith, no? Yun yung laging sinasabi na good faith talaga. Ibig sabihin, yung kontrata ng parties, yun ang batas ng mga parties. Provided, of course, for example, may conflict ng contract at saka yung batas, of course, the law will prevail. Yun yan, ha? In case of conflict between contract and law, the law will prevail. But, yung kontrata, granting na legal lahat yung nakalagay sa kontrata, yun ang batas ng contracting parties. So, for example, may contract of loan, contract of lease, yun ang normal. Contract of sale, for example, yung contract of services, mga ganon. Yung kontrata na yan, yun ang batas ng mga parties. Except, pag yung batas na yan is contrary to, yung contract na yan is contrary to law, morals, good custom, public order, or public policy, that's the time na yung batas ang magogovern, hindi yung kontrata. Alright, thank you, Kuya Mark. Thank you, Kong Migs. Halimbawa, kung may kasunduan, kontrata between Congressman Migs and Attorney Mark, ano bang mga dapat gawin kapag nalabag ang kontrata na yun? Unahin ko si Kong Migs. Kong. Ako talaga ang violator. Halimbawa lang. Halimbawa. Halimbawa lang. Tinanggan ko yung background ko, sorry. Para naman medyo pareho tayo ng background. So, ano, sorry, medyo ano tayo, nahirapan tayo ngayon pag mga tita ka na, pag mga tech talaga. Pag ano yung question mo, pag nalabag yung kontrata. O ano po ang dapat gawin kong Migs? Ako yung violator. Okay. Halimbawa. Ito na yung ano, lagi natin naririnig, di ba, na pag ano, nilabag mo yung kontrata, di ba, kakasuhan mo, magagay, kakasuhan mo na, meron ka pang damages. That's the general rule, syempre, pag nilabag yung mga kontrata, no, meron nang tinatawag na breach of contract. Pero meron mga konsepto na itong substantial breach or hindi naman ganun ka bigat na breach. And usually, no, sa mga panahon ngayon, yung mga contracts naman, magkakaroon niya ng clause, nakasulat doon kung yung mga mahabang kontrata, nakasulat doon kung anong gagawin kapag hindi nasundan. Ito naman, pag mga wala, yung mga usual kasunduan, ito na yung nakikita mo na nagre-reklamo-reklamo. Si Kuya Mark, alam ko, very expert dito. Tama ba, Kuya Mark? Hindi naman. Basta sabi lang ng batas, sabi kaya ng batas. Sabi doon, ha? In the performance of an obligation, pag, for example, if you perform an obligation but you committed fraud, negligence, or delay, you can be liable for damages. And yung aggrieved party can file for a specific performance. For example, may kontrata kayo. Kailangan si Attorney Migs kakanta sa isang concert. Yan. Assuming hindi siya sumipot sa concert na yan. Indian pana. Lang Indian siya sa concert na yan. Pwede siyang idemanda ng producer. Yun. Pwede ka doon. Example, kasi sabi ng batas, ha, those who in the performance of an obligation is guilty of fraud, negligence, or delay. For example, na-late siya sa concert na yan. Sample lang. Pwede siyang i-compel sa producer to file a specific performance. But may exception dyan sa batas, MJ. Kasi may nabasa tayo na rule about marriage. This is in relation to marriage. Yung breach of promise to marry is not an actionable wrong.
Ano ba ibig sabihin ng breach of promise to marry is an actionable wrong? For example, nagkasundo kayong dalawa na magpakasal. May runaway bride. Runaway bride. Ibig sabihin, hindi sumipot yung babae sa kasal. Paano kung si lalaki, pinatay na yung kalabaw kasi may party? Nagbili na ng Amerikana, nag mga damit ng mga tao, yung mga bisita galing Amerika, pinapunta pa dito lahat, naka-hotel pa, tapos kinatay pa 10 pirasong baboy, 10 pirasong baka, hindi sumipot si babae. Indian pana, for example. Can the guy file a case for specific performance compelling the girl na pagkasalan siya? Hindi. Sabi ng batas, ha? Breach of promise to marry is not an actionable wrong. But the yung lalaki pwedeng mag-file ng damages para iparefund yung baka na namatay, kinatay, yung kalabaw, yung pag-reserve ng hotel, yung pagbayad ng mga Amerikana, mga baro, mga pamasahe ng mga bisita, pwede yun. But you cannot compel a girl or a guy to marry you. In fact, sabi pa ng batas, ha, this is in relation to family code. Mm. You about compelling your wife or your girlfriend to love you again. For example, hindi ka na mahal ng asawa mo, hindi ka na mahal ng girlfriend mo. Can you file a case against your girlfriend to compel her to love you again? Hindi. Sabi ng batas, ang in relation to specific performance, yung mga performance lang na within the jurisdiction ng ating batas. Kasama ba sa jurisdiction ng ating batas ang pag-ibig? Hindi. You cannot compel a person to love you. You cannot compel a person to marry you. Nakalagay po sa batas 'yan. Yung specific performance na sinasabi ng batas, yung mga activities lang na within the jurisdiction ng ating batas. Alright, thank you, Attorney Mark. Example lang naman yun, di ba, Kuya Mark? Example lang yun. Dahil totoo yan. Parang ano eh, may pinaghuhugutan. Hindi, batas lang nabasa ko sa batas. Example lang, hindi totoo yan. Kong Migs, bago tayo mag-break, may standard po ba na format sa lahat po ng mga kontrata na pinapasok natin? O may dapat bang sundin talaga na syempre, sa news writing, may standard format. Ganun din po ba sa kontrata na pinapasok? Sinabi namin ni Kuya Mark earlier, no, para magkaroon ng valid contract, ang kailangan mo lang naman talaga yung COC, yung consent, yung object, yung cause or consideration. So generally, walang form yan. Kahit lagay mo sa tissue paper, kahit mag-usap lang tayo, magkakaroon tayo ng contract. Unless meron batas na talagang sinasabi, kailangan naka-writing. Ano yung mga to? Usually, ito yung mga, ayan, pag may donation ng real properties. Pag may mga real property, may mga property, personal property na involved, syempre kailangan in writing yan kasi kailangan mo may mga description yan eh, na very, very specific. But generally, hindi kailangan in writing unless nga yung mga batas tayo na kailangan nakasulat. Also, para maiwasan yung mga fraudulent aspects. Tama yan na with respect sa batas, sa contract, it can be entered into in whatever form. Mm. Yung dokumento is just an evidence. Of course, as a general rule, magkasundo tayo, pwede tayo mag-usap lang. But ang tanong dyan, kasi yung mga Pilipino, kasi pag obligation ang pinag-uusapan, makalimutin, maulyanin. So ang basic na gagawin natin, yes, tama si Attorney Migs, pwedeng verbal, pwedeng sign language, basta may meeting of minds between two or more person, valid, may kontrata. But ang tanong dyan, anong ebidensya natin na may kontrata? That's why, mas maganda, there should be a document. Yung document na yan, hindi yan kontrata. It is just only an evidence na may agreement ang parties involved. But of course, may exception na required ang batas na may kontrata, may written contract. Like for example, yung last will and testament. Di ba? Kailangan may written document yan. May mga permahan pa ngayon. May mga form pa. For example, yung lupa. Pag lupa, it must be in writing, public instrument, and it must be notarized. So may mga certain contract na required ng batas na in writing. But as a general rule, ang contract, as long as may consent, may object, may consideration, contract na yan. But for practical purposes, mas maganda, it should be in writing. Yung written document na yan, hindi yan ang kontrata. Mali yan.
ebidensya yan ng kontrata. Iba yung kontrata, iba yung evidence of a contract. Ang kontrata, yung meeting of minds between two or more person. Ang ebidensya ng kontrata, yung papel na pinirmahan ng both parties.